Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Paano mo malalaman kung ang iyong pananampalataya ay matatag na? Yan. Sa Ebanghelyo ngayon, pinapalala ni Jesus na ang nakikinig sa kanyang salita at isinasagawa ito, isinasabuhay ito, ay isang taong matalino na nagtatag, nagpatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ngunit ang taong hindi isinasagawa ang kanyang napakinggan ay isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Bilang isang inhinyero, ang aking unang hinahanap pag ako ay nagpapatayo ng struktura ay kung anong klaseng pundasyon meron. Mas maganda at pinakamaganda kung ito ay tatayo sa isang bato. Kaya nga, ito ang palala ng Diyos sa atin ngayon. Kung meron tayong matatag na pananampalataya, dumating man ang pagsubok, dumating man ang bagyo, dumating man ang ulan, baha, ay hindi tayo matitinag. Ganun ang pananampalatayang matatag. Ang pananampalatayang matatag ay isinasabuhay ang kanyang napapakinggan. Alam naman natin na ang pananampalataya ay makukuha natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit mas matatag pa ito kung ating itong isinasabuhay, isinasagawa. Kapatid, anumang pagsubok na dumating sa buhay natin, sa buhay mo, kung meron kang matatag na pananampalataya, ay kaya mong harapin. Hindi ka matatakot dahil alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Ito ang palala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid. Kaya palalimin pa natin ang ating pananampalataya. Huwag tayong tumigil sa pagkikinig lang ng salita ng Diyos, kundi isabuhay natin agad, namnamin natin, pagnilayan natin, at gawin ito sa ating pang-araw-araw na buhay upang lalong tumatag at lalong lumalim. Ito ang palala ng Diyos sa ating ngayon, kapatid. Kaya mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Ipagkalat natin ang mabuting balita, ang Diyos mismo ang mabuting balita. At huwag maniwala at mabuhay sa fake news. So isang mapagpalang Huwebes sa ating lahat. God bless.